Well, actually, I really appreciate ang programa ng Net25 na approved dahil ito ay very informative, lalong-lalo na doon sa ating mga mamamayan na mahilig pong mamili at kumain ng karne, yung ating meat-consuming public. Yun nga lang, siguro dagdagan lang po natin yung oras. At marami po tayong pwedeng talakayin with regards to the services and programs po ng National Meat Inspection Service. Ito po ang mga pagkakataong hinihintay namin na minsan eh, siguro sa ginagawa din namin, minsan na overlook namin. We really need this. Kailangan din namin maipahatid sa publiko kung anong ginagawa po ng national government agencies katulad ng DA National Meat Inspection Service. Well, approve is a good program, no, dahil it talks about good news, no. Ang ating bansa ngayon kailangan ng malaman ng mga tao kung ano yung mga magagandang mangyayari sa ating bansa. Ang mga tao dapat ma-inform dito. Maraming mga programa sa iba't ibang TV o radio na bad news, no, yung binibigay, no. Pero itong approve, puro good news at magaganda para sa ating bayan. And we are back. Kasama po natin ngayon representative from the Bureau of Soils and Water Management, si technical staff to the director, si Kuya Rodelio Karating. Sir, muli magandang hapon sa inyo. Ano sir, sa lumalanding sa opisina ninyo, ano-ano mga pressing needs, pressing problems ang nakita ninyo, prevalent ngayon? Unang-una, syempre, ang ating overworked soils, overtired soils. When you say overworked? Degraded soil. Okay. Taka muna, isa-isayin natin. Okay. Overwork? Ano pa isa? Overfatigue? O yung mga ganun. Okay. Tsaka degraded. Oo. Magkakaiba pa yan, sir? Halos magkakapareho kasi mga related kasi yung mga situations, right. Conditions. Mm-hmm. For example, diba, sa La Trinidad, taon-taon, tinatamnan. Kung ang mga factory, pinapahinga nila yung makina nila. I don't see any reason why we cannot follow. Yun kasi ang tawag sa lupang pinahinga eh. Right. We follow the land. Okay. So, syempre, binabayaran pa rin naman ng taxes, di ba? Kahit walang, right. Walang tanim. Mm. So, ang rather than do it the biblical way na every seven years, right. You either... Pinagpapahinga yan. Pwede mong i-divide yung lupa mo, let's say into 10, into 5, yung 1/10 ang iyong ipahinga para maging, yun nga, maging maibalik ang fertility. Okay. Another is, yun nga, yung organic agriculture, para payamanin ang humus ng lupa. Okay. So, I come from a farming family, kaya lang nung panahon na yun, wala pa yung Bureau of Soils and Water Management, wala pa yung mga meron researches. Meron pa kami, pero siguro hindi lang... Hindi pa ganyan kalawa, kasi noon, basta... Farmer ka, may lupa ka, tanim ka lang ng tanim, ani ka lang ng ani. But now we have these classifications and we have these studies, no? Ang sinabi mong example, yung sa La Trinidad, alam natin kung gaano kalaki ang dependency ng bansa dun sa mga gulay na nanggagaling doon. How do you propose to solve this problem na kung ipapahinga kasi yung lupa, maraming ramifications yan. Magkukulang ng supply, tapos yung kita rin ng mga farmers. Masabi ko, di ba, mga 1/10 lang, let's say, kung yung area mo, you don't rest it. Mm-hmm. Kasi alam mo naman, sinabi mo nga yung ating supply. And another is yun nga, yung enrichment ng humus. Yung kaya tayo nag-organic fertilization. Mm-hmm. Kasi kahit anong fertilizer ang ilagay mo dyan, nasa humus pa rin yung buhay kasi ng mga pananim. Yung ito kasing humus, yun yung nagde-decompose na mga organic yung matter. Yung nagbe-breakdown. Oo. Okay. Nagde-decompose siya to the point na hindi na siya nagde-decompose, na stable na siya, yun yung humus. Right. At ito yung rich in nutrients. Ito yung kailangan naman ng pananim natin para lumago. Oo. At ito yung sinasabi ko na kahit umulan ng napakalakas, kaya niyang i-absorb ang tubig na even 3 times its weight. Okay. So kung ang lupa mo ay mayaman sa humus, it will only release that excess water slowly in time. Kaya yung sinasabi natin na kahit nag-init, ang ilog ay hindi nawawala ng tubig. Right. Kung ang ating lupa ay mayaman. Okay, so talagang interconnected ating, lahat. Oo, no? Yung yaman ng ating tubig na nakatira din dyan, yung mga isda at saka lahat-lahat, nakadepende rin sa kaayusan ng ating soil. Kaya nga kung ang ating lupa ay mayaman, even drought, magiging resistant yung ating mga ano kasi rich siya sa humus. Yun yung isang key factor
para yun nga yung mga problema diyan nga sa mga overwork nating mga lupa ay ano. Tapos isa pa rin ang nagiging problema natin ay yun at yun ang tinatanim natin. Right. So kung ikaw rin ba pakainin ka araw-araw ng adobo, di ba? Mag-aaway ka na, sir. Diba? So ganun din yun, meron tayong tawag na crop rotation, crop diversification. Okay, all right. And let's face it na ang agricultural system is a young ecosystem. Ibig sabihin ng young ecosystem, inherently unstable siya. Right. So ang isang technique ay bukod sa crop rotation ay yung sinasabi nating crop diversification. Mm-hmm. So hindi lang isang tanim, paramihin mo yung tanim para ang ma-approximate mo yung tinatawag nating isang mature ecosystem like a forest ecosystem. Right. In a perfect world, yan yung nangyayari dapat, ano? Mm-hmm. Pero as we know now, kaya nga meron tayong mga landslides, meron tayong mga baha, nagkukulang tayo sa mga supplies because hindi nga naaalagaan. Kung sakaling merong big piece of land na degraded na or overfatigued na, overworked na, meron bang steps naman na pwedeng makuha from our Bureau of Soils para ma-rehabilitate ito? Ang una-una nga yung humus. Mm-hmm. So kailangan natin ang mga organic fertilizer. Right. Kailangan maibalik sa lupa kung alin yung naalis natin. So how does the Bureau of Soils and Water Management come in? Tinuturuan ba sila how to produce humus or? Oo. Meron kaming tawag na organic community-based organic production program. Right. So yung mga communities ay pinoprovide namin ng mga shredder mm-hmm. plus vermicompost facility okay. para matulungan sila ma-recycle yung mga itong mga actually farm waste nga ang tawag dito para mm-hmm. maibalik muli sa lupa kung ano yung mga kinukuha actually na kasi pag nag-ani tayo yung ani lang di ba ang kailangan natin but the rest we have to bring back to the soil para mapanatili ang kanyang fertility yung cycle niya. Oo, okay. Yung nutrient cycle na sinasabi natin in any endeavor kinakailangan natin ng database and this is what the Bureau of Soils and Water Management has, no? Mm-hmm. Ito ba, sir, ay available sa farmers or do you charge a minimal fee para maka-access sila sa database ninyo? Kung sa database, it's actually for free, di ba? Kaya lang, when you want, for example, copy ng soil survey report, right. then it's usually sold kung gusto mong ang lupa mo ay pa-analyze para right. exact to the farm mo kung ano yung level ng analysis. Mm-hmm. There is usually charges kasi, di ba, may mga chemicals naman tayong may expenses tayo. But that's a very, very minimal. I mean, compared mo sa isang private entity that will do the same mm-hmm. analysis, mm-hmm. even mga 1/3 lang siguro ang inaano namin at chinacharge namin na para makatulong na sa ating mga magsasaka. Okay. Of course. Now, meron kaming client center and okay. you parang one-stop shop siya. Parang customer so, service niya. So you go there, you tell them what you want right. and they will call kung sino division ang makakatulong. Okay. Ito sir, staple question ko to sa lahat ng mga government agencies dito, no? Kasi sabi niyo may website tayo, meron tayong customer service or ang tawag niyo doon sir, center? Client center. Client center. Ang tanong ko diyan, pagka papumunta, syempre yung ibang magsasaka natin, 'di ba? Medyo takot 'yan na mag-approach ang mga tao. Pagka ba tinawagan kayo, sir? Kamusta naman ang reception ng ating mga tauhan doon? Normally we train. Hindi kami basta naglalagay ng tao doon sa okay. ano. So we normally train them. Not just one-time training. Okay. So, meron kami mga mid-year at saka usually year-end review. Parang refresher course. Oo, at saka para rin masabi kung ano yung mga problema. Kasi syempre, may mga mataray din ng mga right. customer, may right. mga may mga name-dropping customer. So, we will also be able to tell them ano yung mga tamang approaches for that ano. Kasi para ka rin may tindahan dyan right. Sa ano. So, kumbaga may frontliner ka. Oo, meron kami mga front desk officers right. na siyang that are able. Tapos, pag kami problema, syempre, they yeah. kasi ako ang humahawak, they handle the ano. They tell me kung ano yung problema, then I approach. Pag hindi ko talaga kaya, then that's the time I bring it to the director. Ayan. And of course, kapag ka government agency pag-uusapan natin, the government is only half of the story, no? The other half is of course tayo mga mamamayan, in this case, yung mga farmers at saka mga stakeholders sa ating agricultural industry. Say, would you like to say a few words para imbitahan din yung ating mga stakeholders na mag-participate, no? Dito sa mga programang inilo-launch ninyo and to get in touch with your office. Yes, ang ating programa po sa Bureau of Soils and Water Management ay para matulungan ang ating mga magsasaka maintindihan kung ano yung kanilang lupa bilang pinakamahalagang resource
Actually, ang tawag, ang ako nga pag nagsusulat, lagi ko sinasabi, the soil is the foundation of agriculture. Sa kabila ng mga hydroponics, right, sa mga ano na yun, mga gelatin-gelatin na yan, still, ano, the basic agriculture ang bumubuhay sa Pilipinas ay ang lupa. And it's important na ating mapangalagaan ito at maprotektahan para mapanatili ang kanyang productivity at maibigay natin ang ating lupang yan sa as our patrimony to the succeeding generation. Very well said. I couldn't have said it any better. Siguro parang ano lang, ano, in any relationship, kailangan give and take yan. Hindi yes. pwede tayong take ng take lang. So what we take from the soil, we give back. Narito ang pamamaraan niya, hatid sa inyo ng Bureau of Soils and Water Management, Sir, Technical Staff, Rodelio Karating. Maraming salamat maraming po sa inyo, salamat, sir. Maraming salamat pag-invite dito sa amin. Ay, nako, hindi ito ang huling pag-invite namin sure. sa inyo. Okay, madadala. Yes. Maraming salamat po sa inyo. Diyan po muna kayo. Mga kaibigan, makipag-kaisa na sa mga programa ng ating pamahalaan. Yung mga farmers, ipa-flash namin minsan pa ang contact numbers ng Bureau of Soils and Water Management. Anapin nyo lang si Sir. Si Sir Rodelio. Si Kuya Rodel. At aasikasuhin po kayo mabuti roon. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Approve ng 30 minutes. Kasama kayo. Tandaan, ito ay programang para sa inyo. Martes at Huwebes, noong alas 5:30 ng hapon, kami po yung makakasama at your service. Ako po si Elaine Puentes. Ito ang Approved. Gawin natin to.